non-professional driver's license, LTO exam reviewer, Tagalog version, updated 2023. Ang busina ay para sa A. Pampagising, B. Ingay, C. Magbigay babala para makaiwas sa disgrasya. Ang tamang sagot ay letter C. Magbigay babala para makaiwas sa disgrasya. Ano ang maximum at pinahihintulutan lapad ng saddlebox o bag? A. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. B. 16 na pulgada mula sa magkabilang gilid. C. 18 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Ang tamang sagot, A. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Ano ang dapat gawin kapag nagmamaneho sa highway na may maraming lubak? A. Bilisan ng takbo. B. Bagalan ng takbo. C. Palaging lumipat ng daan o lane. Ang tamang sagot ay B. Bagalan ng takbo. Kailan ka maaaring maghintay sa dilaw o yellow box sa sangandaan? A. Kapag ang traffic light ay pula. B. Kapag nakatigil ka sa daling ng trapiko. C. Hindi kailanman, ang sangandaan ay dapat malinis sa lahat ng oras. Ang tamang sagot ay letter C. Hindi kailanman, ang sangandaan ay dapat malinis sa lahat ng oras. Kung higit sa isang driver ang dumating sa four-way stop, sino sa kanila ang may karapatan sa daan? A. Ang driver na unang dumating sa siyang unang dapat na umandar. B. Ang driver pa na huling dumating ang siyang unang dapat na umandar. C. Ang driver na higit sa malaking sasakyan ang siyang unang dapat umandar. Ang tamang sagot ay letter A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. Ang driver ay nararapat na laging magbigay ng daan sa mga sasakyang may blinkers at sirena na nakabukas dahil sila ay A. Malalaking sasakyan, B. Maliliit na sasakyan, C. Sasakyang tumutugon sa gipit sa nakalagayan or emergency. Ang tamang sagot ay letter C. Sasakyang tumutugon sa gipit nakalagayan or emergency. Sino ang may prioridad sa intersection kung may dalawang sasakyan na dumating? A. Ang sasakyang nasa kaliwa ang prioridad. B. Mga prioridad ang higit na malaking sasakyan. C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Ang tamang sagot ay letter C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Sa anong pagkakataon hindi maaaring mag-overtake? A. Tuwing gabi. B. Kung umuulan. C. Sa blind curve. Ang tamang sagot, letter C. Sa blind curve. 22. Ayon sa RA 4136, ang student driver's permit ay dapat hindi bababa sa edad na A. 16 na taong gulang. B. 18 na taong gulang. C. 20 na taong gulang. Ang tamang sagot ay A. 16 na taong gulang. Ayon sa mga sumusunod, alin ang hindi ipinagbabawal ng Anti-Distracted Driving Act? A. Pagbabasa ng e-books o email. B. Pagpapadala at upagbabasa ng mensahe mula sa iyong mobile device. Letter C. Paggamit ng hands-free device. Ang tamang sagot ay letter C. Paggamit ng hands-free device. Ang traffic sign na no stopping ay nangangahulugan na A. Maaari kang huminto sandali kung magsasakay o magbababa ng pasahero ng mabilis. B. Hindi maaaring huminto maliban kung tatanggap ng tawag. Letter C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinahihinto ng traffic enforcer. Ang tamang sagot ay letter C. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapiko ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangandaan ay maging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo. B. Hindi totoo. C. Walang sagot. Ang tamang sagot ay B. Hindi totoo. Kung liliko pa kanan, nararapat na
A. Bagalan ng takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at mag-signal upang lumiko sa kanan. B. Manatili sa kaliwang kalsada at mag-signal upang lumiko sa kanan 15 metro bago lumiko. C. Manatili sa kanang daan at ng kalsada at mag-signal upang lumiko sa kanan 30 metro bago lumiko. Ang tamang sagot ay letter A. Bagalan ng takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at mag-signal upang lumiko sa kanan. Ang ibig sabihin ng dobling puting putol-putol na linya sa daan ay A. Bawal na mag-overtake sa kaliwang parte. B. Bawal na mag-overtake sa kanang parte. C. Pwede kang mag-overtake sa kaliwa o sa kanang kapag walang panganib. Ang tamang sagot ay letter C. Pwede kang mag-overtake sa kaliwa o sa kanan kapag walang panganib. Kung walang linya na minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Kahit sa ang bahagi ng kalsada. C. Sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot ay letter A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. B. Magmaneho lamang kung may kasama na lisensyadong driver. C. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. Ang tamang sagot ay letter A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. Ang bilis ng takbo ng sasakyan ay maaaring nakadepende sa A. Pagiging roadworthy ng mga sasakyang minamaneho. B. Kakayahan ng driver. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter C. Lahat ng nabanggit. Ano ang dapat mong gawin kung pinapatakbo ka ng pulis pantrapiko kahit na pula ang traffic light o senyas na nagpapahinto? A. Hindi ka dapat sumunod sapagkat kung susunod ka ay huhulihin ka. B. Dapat kang sumunod. C. Hindi mo dapat pansinin ang pulis pantrapiko at hintayin ang traffic light na berde. Ang tamang sagot ay letter B. Dapat kang sumunod. Ano ang ibig sabihin ng paunang babala sa pagtawid sa riles? A. Upang bigyan ng abiso ang bilis ng motorista. B. Para balaan ang motorista na hindi sila maaaring pumarada kahit kailan. C. Para balaan ang motorista na may level ng pagtawid sa riles sa unahan. Ang tamang sagot ay letter C. Sa panahon ng pagkakasakit, ang iyong kakayahan sa pagmamaneho ay maaaring humina. Nararapat na ikaw ay A. Uminom lamang ng mababang dose ng maaaring uri ng gamot sa lahat ng panahon para masigurado ang kaligtasan. B. Laging bisitahin ang iyong doktor bago magmaneho lalo na sa mahahabang biyahe. Letter C. Maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. Ang tamang sagot ay letter C. Ang mga signal sa pandliko ay dapat gamitin A. Bago umalis sa intersection. B. Habang patungo sa intersection. C. Bago lumiko sa intersection. Ang tamang sagot ay letter C. Bago lumiko sa intersection. Ano ang maksimum na parusa para sa paulit-ulit na paglabag ng RA 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? A. Pagkabilanggo ng 6 na taon. B. Multang 50,000. C. Pagbawi ng driver's license. Ang tamang sagot ay letter C. Pagbawi ng driver's license. Ang driver ng motorsiklo ay dapat palaging nag-iingat. Upang magawa ito, sila ay nangangailangan nakasuot ng A. Mga helmet na laan sa trabahong pangkonstruksyon. B. Standard protective helmets. C. Sombrero ng pulis o gloves. Ang tamang sagot ay letter B. Standard protective helmets. Kapag kailangan mo ng salamin sa mata para makakita ng maayos, kailan mo dapat ito isuot?
A. Sa pangit na panahon. B. Sa mabigat na daloy ng trapiko. C. Kapag nagmamaneho. Ang tamang sagot ay C. Kapag nagmamaneho. Sino ang responsable para siguraduhin hindi sobra sa dami ang nakasakay ng sasakyan? A. Ang driver ng sasakyan. B. Ang nagpapasakay sa sasakyan. C. Ang may-ari ng sasakyan. Ang tamang sagot ay letter A. Ang driver ng sasakyan. Ang traffic light ay nagpalit mula sa berde padilaw habang pasangandaan ka. Ano ang dapat mong gawin? A. Magpatuloy lang sa iyong kasalukuyang bilis. B. Huminto kahit na nasa sangandaan. C. Huminto bago magsangandaan. Ang tamang sagot ay letter C. Huminto bago magsangandaan. Ang pagmamaneho ng higit na mabilis sa itinakdang bilis ay A. Pinapayagan lamang kung mag-overtake sa isa pang sasakyan. B. Pinapayagan lamang kung ibang sasakyan ay magpapatakbo ng higit na mabilis na itinakdang bilis. C. Ito ay pinagbabawal ng batas malibang na lamang kung may emergency. Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay pinagbabawal ng batas malibang na lamang kung may emergency. Magkano ang parusa para sa pangalawang opensa ng RA 10666 or Children's Safety on Motorcycle Act of 2015? A. 1,000. B. 5,000. C. 7,000. Ang tamang sagot ay letter B. 5,000 pesos. Paano ka naapektuhan ng alak? A. Pinabibilis nito ang iyong reaksyon. B. Pinabubuti nito ang iyong koordinasyon. C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Ang tamang sagot ay letter C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Ang U-turn ay ginagamit para baguhin ang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan? A. Kung saan walang U-turn sign na nakalagay. B. Sa one-way na kalye. C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o masamang aksidente. Ang tamang sagot ay letter C. Walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o masamang aksidente. Ano ang magiging resulta ng hindi pagpatay ng signal light matapos lumiko mula sa intersection? A. Makakapagpalito ito sa lahat ng mga nasa daan. B. Makakapagpalito ito sa lahat ng mga motorista. C. Makakapagpalito sa mga tagapatupad ng batas pantrapiko. Ang tamang sagot ay letter A. Makakapagpalito sa lahat ng mga nasa daan. Alin sa mga sumusunod ang gawaing paglabag sa pavement marking? A. Pagbusina. B. Bigla ang pagbagal ng takbo habang nakaberteng ilaw. C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Ang tamang sagot ay letter C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung siya ay dadaan sa isang kalye na maraming tao na tumatawid? A. Bagala ng takbo, maging alerto o maingat. Tignan kung ligtas ang pagdaan. B. Magpatuloy sa normal na bilis ng takbo. Letter C. Bumusina at pailawan ang mga headlights. Ang tamang sagot ay letter A. Bagala ng takbo, maging alerto o maingat at tignan kung ligtas ang pagdaan. Ang kumikislap na dilaw na ilaw ay signal na nagpapahiwatig na dapat A. Bagala ng takbo at magpatuloy kapag ligtas. B. Ipagpatuloy ang kasalukuyang bilis. C. Magmabilis. Ang tamang sagot ay letter A. Bagalan ang takbo at magpatuloy kapag ligtas. Kung balak mong bumagal o huminto, dapat mong A. Bumusina. B. Tapakan ng iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. C. Manatili sa iyong linya pagkatapos huminto. Ang tamang sagot ay letter B.
Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. Kompletuhin ang tamang pahayag. Hindi mo dapat gamitin ang busina kapag ang iyong sasakyan ay nakatigil. A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaaring maging sanhi ng panganib. B. Maliban kung ito ay ginagamit lamang ng saglit. Letter C. Maliban sa pagbigay ng sinyales na nakarating ka na. Ang tamang sagot ay letter A. Maliban kung ang isang gumagalaw ng sasakyan ay nagdudulot ng isang panganib. Ang mga linya, simbolo at mga salitang nakapinta sa kalsada ay tinatawag na A. Mga traffic signal. B. Pavement markings. C. Traffic hazard. Ang tamang sagot ay letter B. Pavement markings. Ang kulay berdeng traffic light sa intersection ay nangangahulugang A. Pinahihintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pantao. B. Hindi pinapahintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pantao. C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Ang tamang sagot ay letter C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Sa anong pangyayari maaaring pumarada sa harapan ng pasukan ng ospital? A. Kapag sumusundo ng pasyente. B. Wala. C. Kapag empleyado ka ng hospital. Ang tamang sagot ay letter B. Wala. Maiiwasan at mababawasan ang mga aksidente sa kalsada kung A. Hindi binabaliwalaan ng mga driver ang senyas pantrapiko. B. Ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko. C. Hindi pinapansin ng mga driver ang mga senyas pantrapiko sa mga particular na lugar. Ang tamang sagot ay letter A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko. Aksidente kang nakabangga ng taong naglalakad. Ano ang una mong dapat gawin? A. Tulungan ang taong naglalakad. B. Maghanap ng ligtas na lugar para pumarada. C. Tumawag ng pulis. Ang tamang sagot ay letter A. Tulungan ang taong naglalakad. Ang sasakyan ay nakaparada kapag A. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagsasakay ng pasahero. B. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagbababa ng pasahero. C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Ang tamang sagot ay letter C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Ano ang ibig sabihin ng isang paunang babala na may rilis ng tren? Upang bigyan ng babala kaugnay ng bilis ng kanilang trakbo? B. Upang balaan ang mga motorista na hindi sila maaaring pumarada sa anumang oras. C. Upang balaan ang mga motorista na may rilis ng tren sa unahang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot ay letter C. Upang balaan ang motorista na may rilis ng tren sa unahang bahagi ng kalsada. Habang nagmamaneho, gusto mong lumiko pakaliwa sa minor na kalsada. Paano ang gagawin mo? A. Manatili sa gitna ng daan. B. Magmabilis na lumipat. C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Ang tamang sagot ay letter C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Hindi ka dapat gumamit ng mobile phone habang nagmamaneho. A. Dahil mahina ang pagtanggap kapag umaandar ang makina. B. Dahil makakaapekto ito sa mga electronic system ng sasakyan. C. Dahil maaaring makapagsagabal ito sa iyong atensyon. Ang tamang sagot ay letter C. Dahil maaaring makasagabal ito sa iyong atensyon. Kapag nakainkwento ka sa daan ng mga sasakyang pang-emergency kagaya ng ambulansya, fire truck na sumisirena, ano ang dapat mong gawin? A. Huwag mo silang pansinin. B. Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. C. Harangan ang kanilang daan. Ang tamang sagot ay B. Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. Ang bilis ng pagmamaneho mo sa gabi ay dapat nakadepende sa
A. Physical at mental na kondisyon at husay ng driver. B. Kakayahan ng sasakyan at lagay ng panahon. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter C. Lahat ng sagot. Ang paglipat sa linya sa sangandaan ay A. Napakaligtas. B. Ligtas. C. Hindi ligtas. Ang tamang sagot ay C. Hindi ligtas. Kapag ginagamit ang pangunahing batas sa bilis bilang gabay, ang pagpili ng bilis ay nakadepende sa A. Bilis ng sasakyan na minamaneho. B. Kasanayan ng driver. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng nabanggit. Kailan ka dapat mag-signal kung ikaw ay liliko pa kanan? A. Habang lumiliko. B. Pagkatapos lumiko. C. Bago lumiko. Ang tamang sagot ay letter C. Bago lumiko. Ang angkop na senyas kung liliko sa kaliwa ay A. Ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. B. Ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas. C. Kaliwang kamay na nakababa at nakaturo sa lupa. Ang tamang sagot ay letter A. Ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. Ang panuntunan sa right of way ay nagbibigay ng A. Pangunahing karapatan bilang mga driver. B. Mga batas kapag nagbigay daan sa iba. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter C. Lahat ng nabanggit. Ang aksyon na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng mapasagadsad at mawalan ng kontrol kapag gumawa ka ng biglaang paglipat lalo na sa basa at posibleng madulas na kalsada. A. Hindi tamang pagpreno. B. Lumilikong mabagal. C. Akselerasyong napakabagal. Ang tamang sagot ay letter A. Hindi tamang pagpreno. Hindi ka maaaring bumusina maliban na lamang kung A. May mga umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. B. Kailangan mong agawin ang pansin ng traffic enforcer. C. Magbigay senyas na ikaw ay paparating. Ang tamang sagot A. May mga umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ayon sa RA 10666, ang bata ay maaaring sumakay sa motorsiklo kung siya ay nakasuot ng standard protective helmet, komportabling naabot ng mga paa ang standard foot peg, at A. Nakakapit ang bata sa rider's seat handle. B. Nakahawak sa balikat ng driver. C. Nakakayakap ng 360 sa baywang ng driver. Ang tamang sagot ay letter C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Sa mga rotonda, alin sa mga sumusunod na mga sasakyan ang mayroong right of way? A. Ang sasakyan na nakaharap sa berdeng dilaw. B. Mga sasakyan na papasok pa lamang. C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Ang tamang sagot ay letter C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Ang dapat na kulay ng blinkers para sa mga mahahabang sasakyan, mababagal ang takbo. A. Asul. B. Dilaw. C. Pula. Ang tamang sagot ay letter B. Dilaw. Ang traffic sign na no parking ay nangangahulugan na A. Maaaring pumarada sa pasubaling ang pinamaneho mo ay pribadong sasakyan. B. Hindi pwedeng huminto ng sandali kung hindi ay huhulihin dahil sa pamagwawalang halaga sa traffic sign. C.
maaaring huminto sang sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat na nakasababal sa mga sasakyan. Ang tamang sagot ay letter C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat na nakakasagabal sa mga sasakyan. Pinahihintulutang pumarada ang isang sasakyan kung A. Lampas 4 na metro sa buka, insedyo o fire hydrant. B. Sa loob ng 3 metro ng intersection ng mga linyang kurbada. C. Sa loob ng intersection. Ang tapang sagot ay letter A. Lampas 4 na metro sa buka, insedyo o fire hydrant. May biglang tumawid sa kalsada nang aandar ka na. Ano ang dapat mong gawin? A. Bumusina ng isang beses at hayaang tumawid ang tao. B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. C. Paatrasin ang taong tumatawid. Ang tamang sagot ay letter B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. Sana ay may natutunan ka sa video na ito at isaulo ang lahat ng natutunan at gamitin ito ng tama.